Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga ginigiliw kong mga kapatid, 40 na ang nakalipas buhat ng ating ipagdiwang ang maligayang Pasko ng pagsilang ng Panginoon. Ngayon naman ay ang dakilang araw ng pagdadala kay Jesus sa templo sa hayagang pagtupad sa utos ng Diyos na itinadhanian ni Moises. Ang totoong naganap ay ang pakikipagtagpo ng Mesiyas sa mga nananabik na tao para sa kaniyang pagdating. Sa pag-akit ng Espiritu Santo, ang mga banal na matatanda ay naparoon sa templo. Sa tulong ng tanglaw ng Espiritu Santo, kanilang nakilala ang Panginoon at masaya nilang tinanggap siya. Kaya naman tayo ngayon naririto at nagtitipon bilang tugon sa pag-akit ng Espiritu Santo. Tayo'y magprosesyon patungo sa tahanan ng Diyos bilang pagsalubong sa Mesiyas. Makaharap at makilala nawa natin siya ngayon sa pagsasalo sa pinagatihating tinapay hanggang sa kaniyang maningning na pagpapakita. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang pinanggalingan ng lahat ng kaliwanagan, ang liwanag na tatanglaw sa lahat ng mga bansa ay iyong ipinakita ngayon sa banal na si Simeon. Gawin mong banal at basbasan ang mga kandilang ito na hawak-hawak ng mga bumubuo sa iyong sambayanan. Sa aming pagdadala nito, kami naway marapatin mong umawit ng pagpupuri para sambahin ang ngalan mo. Sa aming paglakad sa landas ng iyong kabutihan, kami naway loobin mong sumapit sa hindi magmamaliw mong liwanag. Si Hesukristo na aming Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Halina tayo'y lumakad, sa Panginooy humarap, kapayapaan niya at galak, ay taglayin nating lahat, tumambat magpasalamat. Amen.
Gloria in excelsis Deo. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inilulog namin sa iyong dakilang kamahalan na katulad ng iyong anak na naging hindi na naiiba sa mga tao. At ngayon dinala sa iyong banal na templo, kami rin naway maging dalisay at marapat dalhin sa banal na tahanan mo sa pagtitipong ito sa pamamagitan ni Hesukristo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Maaari na po nating patayin ang sindi ng mga kandila. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong Diyos, hinanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat dapat siyang maghandog sa Panginoon at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa kanya tulad ng dati. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihan, dakilang hari, kailanman. Diyos na makapangyarihan, dakilang hari, kailanman. Ang pintuang luma ay buksanan lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihan, dakilang hari, kailanman. Ang dakilang haring ito ay sino ba? Siya ang puon. Dakilang talaga, saan man labanan, tagumpay ay kanya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang hari, sino bang talaga? Makapangyarihan Diyos. At hari siya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Magsitayo po ang lahat. Para sa lahat ng bansa, liwanag na nagmumula sa bayan mong dinakila. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kaniyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon. Sapagkat ayon sa kautusan,
ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon at naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon, matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kaniyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong ipinangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Batiin po muna ang katabi ng magandang tanghali. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang tanghali din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, unang Biyernes sa buwan ng Pebrero. Araw ng ating debosyon, araw na kung saan tayong lahat ay nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na ating nakakamit sa araw-araw ng ating buhay. Ito rin ang araw na kung saan tayo'y humihingi ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan at pagkukulang na ating nagagawa laban sa Panginoon. Ito rin ang araw na kung saan ay sama-sama nating tinitipon ang lahat ng panalangin at pagsusumamo ng ating mga puso at atin itong sama-samang iniaakyat sa Diyos at nananalangin na naway tayo'y kanyang pakinggan sa lahat ng ating kahilingan. Alam po ninyo, maraming bagay ang dapat nating ipagpasalamat at isa sa pinakamalaking grasya na ating natanggap ay noong 29 ng Enero na kung saan ay formal na idineklara na ang simbahan natin dito sa Quiapo ang magiging pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Ibig sabihin, pambansang tahanan at pambansang kanlungan ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya't palakpakan natin ang Diyos.
sa napakalaking biyayang ito na tayong lahat, hindi lamang ang simbahan ng Quiapo, kundi pati bawat kadiboto at bawat sumasampalataya kay Jesus Nazareno ay pinagkakalooban niya ng mga makalangit na grasya at pagpapala. Sa atin pong ebanghelyo ngayon, ipinapakita dito yung ating ipinagdiriwang sa araw na ito, ang pagdadala kay Jesus na ating Panginoon sa templo. Isinagawa ng mga magulang ni Jesus Nazareno na sina Maria at San Jose ang mahabang paglalakbay mula sa Bethlehem patungo sa Jerusalem upang ialay ang kanilang panganay na anak sa templo. Ito ay ayon na rin sa nakagawian at ayon sa utos ng Diyos. Sa batas ni Moises ay nagsasaad na ang bawat panganay na lalaki ay nararapat ihandog sa Diyos. Ito po kasi yung pag-aalala ng mga Israelita sa dakilang pagliligtas ng Diyos mula sa kalupitan ng mga Ehipto nang palayain niya ang bayan ng Israel mula sa kanilang napakahabang taon ng pagkakaalipin. Sa makatuwid, sinasabi dito na ang bawat panganay sa mga Israelita ay isang dakilang alaala ng katapatan ng Diyos sa kanyang bagay, sa kanyang bayan. At ito po ay isang bagay na kanilang tunay ngang pinahahalagahan. At alam po ninyo, ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na ang sanggol na si Jesus ay pumasok sa kanya mismong templo. At ang kanyang presensya sa templo ay naging rurok ng buhay ni na Simeon at Ana. Sila po yung mga matatandang tao na nasa loob ng templo. Kaya naman, kung napakinggan ninyong mabuti ang ebanghelyo, nasambit ni Simeon na handa na daw siyang mamatay. Hindi dahil sa matanda na siya. Handa na siyang mamatay dahil nakatagpo at nakita na ng kanyang mga mata si Jesus Nazareno. Nakita ng mga mata ni Simeon ang tunay na tagapagligtas. Nakita ng mga mata ni Simeon ang tunay na bumuo sa kanyang pagkatao, ang tunay na nagbigay ng katuturan at kasiyahan sa kanyang buhay. Kaya palakpakan natin si Jesus na siyang nagbibigay kahulugan at katuturan sa ating buhay. Pagmasdan po ninyo, nakita ng mga mata ni Simeon ang liwanag ni Jesus Nazareno. Kaya nga masasabi natin na napakahalaga ng mga mata sa ating buhay. Sa pamamagitan ng ating mga mata, nakikita natin ang kagandahan ng mundo. Ang liwanag ay ating nasisilayan. Ang mga kulay, ating natititigan. Kaya nga ang sabi ng commercial sa Meralco, may liwanag ang buhay. Pero may nabasa akong pick-up line. Natawa ako nung nabasa ito. Kasi ang sabi dito, oo nga, may liwanag ang buhay. Pero bakit kapag nakikita ko ang bill ng kuryente, nagdidilim ang paningin ko? Diba? Lalo na sa mga nanay, no? Excited na buksan ang bill ng kuryente. Maya-maya, aatakihin na lang sa puso dahil dumoble at lumaki. Pero yan, ayan yung mga matang nakikita ang mundo. Pero sa mga matang nakaugat kay Jesus Nazareno,
ang tanging nakikita ay ang kanyang liwanag. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa atin pong panahon ngayon, nakakalungkot isipin na kalimitan ay hindi natin nagagamit ng tama ang ating mga mata. Magbigay pa ako ng isang konkretong halimbawa, tayong mga Pilipino, sanay tayo na pagising sa umaga, isa sa una nating ginagawa ay binubuklat ang food cover. At kapag nakita ng ating mga mata, pagising natin na ang ulam hindi natin gusto, nagrereklamo at nakasimangot agad. At sasabihin sa isip, hala, isda na naman, sardinas na naman, gulay na naman, pangat na ito, pangatlong araw na, hindi pa rin nauubos. So minsan ginagamit natin yung mga mata natin para tayo maghusga, para makaramdam tayo ng mga bagay na hindi ka nais-nais. May mga pagkakataon pa na ginagamit natin ang mga mata para pintasan ang kakulangan ng ating kapwa. Kapag may kahinaan silang pisikal, minsan pag nakita ng mata, agad-agad nating pinagtatawanan. Minsan ginagamit din natin ito para direktang husgahan sila. Hinuhusgahan natin minsan ang ating kapwa kahit hindi natin alam kung ano ang kanilang pinagdadaanan at kung ano ang istorya ng kanilang buhay. Kaya nga mahalaga, sabi sa isang kanta ni Rico J. Puno ng Awiting Lupa, huwag kang masyadong mapanghusga ng kapwa. Huwag mong masyadong gamitin ang iyong mata sa hindi magandang bagay. Dahil ang dapat mong gawin, tignan ng mga mata mo ang iyong sarili sa salamin para malaman at ipaalala sa iyo na ikaw ay isang lupa lamang. At napakaganda nga naman talaga nung lyrics ng kanyang kanta, no? Ang sabi dito, nagmula sa lupa, magbabalik na kusa. Ang buhay mo sa lupa nagmula. Ito ha, ito yung sinasabi niya. Bago mo linisin ng iyong mga mapanghusgang mata, ang dungis ng iyong kapwa, hugasan mo muna ang putik sa iyong mukha. Kung ano ang hindi mo gusto, huwag mong gagawin sa iba. Kung ano ang iyong inutang, ay siya rin ang kabayaran. Sa mundo ang buhay ay mayroong hangganan. Dahil tayong lahat ay lupa lamang. Kaya't pilitin mo na ikaw ay magbago. Habang may panahon, ikaw ay magbago. Pagmamahal sa kapwa mo ang lagi mong iisipin at gagawin. Mga kapatid, sabi sa awitin, tayo ay pawang mga lupa lamang. At bagamat tayong lahat ay lupa at alikabok, tayong lahat ay minahal ni Jesus Nazareno. Tayong lahat na naririto ngayon, na nagtiyatyaga, na nakikipagsiksikan sa init, tayong lahat ay pinili niya. Tayong lahat pinatawad niya sa napakarami nating pagkakasala. Sa ating buhay, lahat tayo nagkasala. Lahat tayo nagkamali. Lahat tayo may kahinaan. Sa paningin ni Jesus Nazareno, wala tayong pwedeng maipagmalaki. Kaya nga patuloy nating hilingin kay Jesus Nazareno
ang kaniyang awa upang sa pamamagitan ng ating mga mata, tayo ay matutong magpakumbaba at huwag maging mapangusga sa ating kapwa. Sa pamamagitan ng liwanag ni Jesus Nazareno, naway maging liwanag din ang bawat isa sa atin. Kaya palakpakan natin ng malakas si Jesus Nazareno na siyang liwanag ng ating buhay. Kaya lagi nating tatandaan, mga kadiboto, mahirap mabuhay ng walang mga mata, subalit mahirap mabuhay ng nagbubulag-bulagan. Huwag tayong magbulag-bulagan kung nadadala tayo ng ating emosyon, kung alam natin na ang ating kapwa ay may kapintasan at punong-puno ng kahinaan, tulungan natin sila. Huwag natin silang huhusgahan at pagtatawanan. Kung nakikita natin ang ating mga mata, ang ating mga kapwa na naghihikahos, sa pamamagitan ng ating mga mata, naway dumaloy sa ating mga kamay ang tunay na diwa ng paglingap at pagmamalasakit. At kung mapapansin po ninyo, di ba, sa simula ng ating liturhiya, ang lahat sa atin may hawak na kandila. Na ang ibig sabihin, sa mundo ng puno ng kadiliman, ang tanging panghahawakan natin si Jesus Nazareno na ating liwanag. Sa mundo ng kadiliman, ang tanging inaasahan natin ay ang pag-asa ng awa at pagmamahal ni Jesus Nazareno. Sa kabila ng kadiliman ng mundo, ang tangi nating tagumpay, ang tanging kahulugan ng ating buhay at puso, walang iba kung hindi ang maringal at dakilang liwanag ni Jesus Nazareno na siyang tunay na liwanag ng ating buhay. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon sa pagbibigay ng malakas na palakpak. Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nagniningning si Kristo bilang liwanag ng kaligtasan ng lahat ng bansa at kaluwalhatian ng kaniyang bayan. Ilapit natin ang ating mga panalangin sa Ama na nag-alay ng kaniyang bugtong na anak para sa atin. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, masinaganawa kami ng iyong liwanag. Panginoon, masinaganawa kami ng iyong liwanag. Ang simbahan sa buong mundo naway ipakita ang tunay na mukha ni Kristo at maging tanda ng kaligtasan sa lahat, manalangin tayo. Panginoon, masinaganawa kami ng iyong liwanag. Ang mga may kapangyarihan naway maglingkod sa lipunan ng may pag-aalay ng sarili, magkaroon ng tapang na magpahayag at kumilos sa ngalan ng katotohanan at katarungan at maging saksi sa pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, masinaganawa kami ng iyong liwanag. Tayo naway mabigyan ng sigla ng pagiging masunurin ng Birheng Maria at ni San Jose sa laging pagtupad sa mga kautusan ng simbahan, manalangin tayo. Panginoon, masinaganawa kami ng iyong liwanag. Sa pamamagitan ng kanilang mga sariling halimbawa, mahikayat ng mga ama at ina ang kanilang mga anak sa pagsunod kay Kristo,
Manalangin tayo. Panginoon, masinagan nawa kami ng iyong liwanag. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway humayo sa kapayapaan ng Diyos at magdiwang ng walang katapusan sa piling ni Maria ng lahat ng mga santo. Manalangin tayo. Panginoon, masinagan nawa kami ng iyong liwanag. Panginoon, nasa kadiliman kami, kung ikaw ay wala, magningning nawa sa amin ang iyong liwanag upang sa aming sariling paraan kami ay maging mga salamin ng iyong liwanag. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, naway maging kalugod-lugod sa iyo ang paghahain ito ng iyong nagagalak na sambayanan. Niloob mong para sa ikabubuhay ng sanlibutan ay maihandog ang tupang maamo at walang bahid dungis si Hesukristo na iyong anak at aming Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon dinala sa iyong templo ang anak mong dati nang hindi iba sa iyo. Siya ang nagbibigay karangalan sa Israel na iyong bayan. Siya ang ipinahayag ng Espiritu Santo bilang liwanag na tatanglaw sa lahat ng tao. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ng liwanag ni Jesus Nazareno, malakas po nating awitin ang lakas loob. Aming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin
ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kaniya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
announcement. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster and Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Ang lahat po ng may lumang palaspas na ginamit noong linggo ng palaspas, maaari nyo na pong dalhin sa simbahan ang mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024 Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor at Pangbansang Dambana ni Jesus Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan, ay muli naming panawagan sa inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, delata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba at bottled water para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan lalo na sa panahon ng kalamidad at sakuna. Maraming salamat po sa inyong suporta. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin ng pakikinabang, naway mapasa aming lubusan ang iyong kagandahang loob na kinamtam ganap ni Simeon noong matupad ang kaniyang inaasam na huwag mo nang mamatay hanggang hindi nakikita ang Mesiyas. Marapatin mo ring aming makamtan ang walang maliw na buhay sa pagtahak namin sa landas ng pakikipagtagpo sa aming Panginoong Hesukristo, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran
bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Biba poong Jesus Nazareno. Biba!